isang veteranong attorney at law. Attorney Dog. Hello, good afternoon everybody. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ito po si Attorney Dong Tumura na live po sa inyo sa DZME sa inyong talapihita na 1530 KHZ, no? At sa Facebook din po at live din po tayo. Kasama po natin of course ang ating magiting at talagang gopings na si Kumpanyero Earl. Yes, magandang tanghali po sa inyo, Attorney Earl Tan po. Nga, maraming mga katanungan regarding dyan sa, lalo na ngayon, di ba? Yes. Dahil magpapasko, nagtatanong sila yung about Christmas bonus, may 13-month pay. Sige, Panyero, gusto ko... So, yan, pinakamagandang topic ngayon dahil marami po nagtatanong, Attorney. Attorney, bakit hindi pa kami binibigyan ng bonus? Okay. Kasi... from the word itself, bonus, parang ang thinking nila, entitled sila lahat sa bonus. Ngayon, ang pinakamagandang katanungan, okay? Obligado bang magbigay ang isang employer? Ng bonus? Oo, ng Christmas bonus. Yan ang magandang katanungan, di ba? So, sana malaman, para malaman ninyo ng mga nanonood natin at mga sumusubaybay sa atin, sa lahat ng mga nagtatrabaho, okay? Kailangan ba kayo bigyan ng bonus? At iyan ba'y nakasaad sa labor code? Tsaka hindi lang yun, Panyero. Kung meron tayong tinatawag na Christmas bonus, paano naman yung 13-month pay? Yes. So, ang tanong natin sa 13-month pay eh, regular ka ba at hindi ka regular na empleyado, ikaw ba ay entitled sa 13-month pay? Dahil ang 13-month pay po, binibigay ng batas ito. Pero ang tanong dito, siyempre magtatanong ang mga employer, eh, kuya, hindi ka naman regular na empleyado. So... ang tanong nila eh, entitled ka pa rin ba? O so, tumanggap? Maganda po yan. Topic natin ngayon, ano? Christmas bonus as well as 13-month pay. Ano ba pinagkaiba ng bonus at ang 13-month pay? So, ikaw na. Unahin mo na. Sige, unahin natin. Actually, ang Christmas bonus is more of a gratuity on the part of the employer. Okay. Yes, so, hindi compulsory yan. Yes, ibinibigay po ito ng employer, no? Dahil silang... sa magandang kalooban nila na mga naiservisyo mo na isang taon sa kumpanya at ikaw ay nagpakita ng maayos, no? At ganun din sa kumpanya, kumikita ang kumpanya, so isinishare lang nila yung kanilang kinita sa buong taon para naman ang mga empleyado ay makinabang, Panyero, di ba? Yes. So, yun po, okay? Ayon po sa ating labor code, okay? Wala pong nakasaad dyan na bonus. So, you're not entitled to a bonus, Christmas. That's bonus, correct. Okay? So, yun yung malinaw doon. Wala pong batas na mag-uobliga sa isang employer na magbigay ng bonus. Dahil wala po talagang batas regarding sa bonus. Okay? Okay. Kaya lang, meron nagkakamali, yung iba, iniisip nila, yung 13-month pay, bonus. Sa 13-month pay po, meron. Dahil yun po ay nakasaad sa batas. Pero ang bonus po, hindi. Kasi ang bonus po, katulad ng sinabi ni Panyero, yun yung gratuity, di ba? Ibig sabihin, voluntaryo binigay dahil nga po siguro, itong kumpanyo nyo, tumabo na itong nakaraang mga previous month. At meron kang partisipasyon kung paano kumita ang kumpanya. At natuwa sa'yo yung amo mo, binigyan ka ng extra. Oh, di ba? Yes. Pakonsuelo, pamasko ko sa'yo, bonus. Yun, pwede yun. Voluntaryo pagbigay. Pero kung naayon sa batas po, wala po, okay? Yes. Yung sinasabi ng bonus kasi marami parang layman's term, di ba? Ang thinking nila, yung bonus e 13-month pay. Pero yung 13-month pay, nasa batas po yan. Nandoon po sa batas yan, nakasaad na ang employer, ang isang empleyado na nagtrabaho sa isang kumpanya o sa isang amo, di ba? Nang at least 1 month lang, alam ko. Yes, One month sa isang taon nakapagtrabaho ka. Let's say, pumasok ko ng trabaho, October ka, na-hire. Okay? So, November, Naka isang buwan ka na. Sa December, 2 buwan ka. Entitled ka rin for 13-month pay. Pero yung 13-month pay mo, prorated. I-divide natin niya. So, ang competition niya, kunyari, sa loob na isang taon, kunyari, sweldo mo ay 12,000. Ay, sorry, sa loob ng isang buwan, kweldo mo ay 12,000. So, i-divide mo yung 12,000 sa 12. So, sa
sa kwento ni kumpanyero Earl, since dalawang buwan kang nagserbisyo, meron kang 2,000 na 13 months. Prorated pay. Po. Pero, so kung hindi mo natapos yung buong taon, hindi ka nakapasok niyan dahil nga newly hired ka, let's say 6 months ka pa lang, so prorated ka ng 6 months. Kung 12,000 nga sahod mo, 6 months, 6,000 ka. Ngayon, panyero, meron akong isang katanungan din. Ano? Although alam ko naman, batikang-batika ka rito. Paano naman pag pwede bang maging demandable ang bonus? Sa akin, po pwede pag merong CBA. Ano, so, ano yung CBA? Certified, Collective Bargaining Agreement ng kumpanya at ng union ninyo. No? Or kahit na kayo lang mga empleyado, mayroon kayong kontrata sa inyong employer, na ang bonus ay ibinibigay talaga sa inyo ng regular, yan, pwede na kayo ngayon mag-demand ng bonus. So, that yun is kung merong kontrata. Yun yung exception doon sa bonus. Kasi po, ang bonus kasi talaga not provided for by law. Yes. Okay? Pero if there's an agreement between an employer and an employee, let's say, through a union, nagkaroon ng collective bargaining ang agreement ang employer between employer and the union na etong mga ganitong nagtatrabaho na nakapag 5 years na, may entitled ng let's say 30,000. So, kung merong mga agreement na ganun na every year binibigay 'yon, eh 'yon, meron ka, 'di ba? Pero tama. Kung wala, wala po. Walang CBA, wala po tayong bonus, okay? 13 month pay po, meron, 'di ba? Basta nakapagtrabaho ka ng at least a month. Oo, ng buong taon na 'yan, entitled ka sa 13 month pay. Pero panyero, meron tayo sa screen natin dito, no. Actually, meron tayong parang lumalabas tatlong katanungan. No? O babasahin ko 'yung unang tanong, ano? Okay, itong unang katanungan, panyero. Paano po ang computation ng 13 month pay? Pay, okay. Oh, 'yan nabanggit natin kanina, no. Tapos may pero kasunod na katanungan 'to. Basic pay lang po ba ito o kasama sa ano 'yan? Pag-compute ng allowances, OT, hindi magamit sa sick leave or vacation leave. Okay. So yung discussion natin, siguro panyero gusto mong i-explain further yung computation? Sige, dahil yun ang katanungan. Sige, pwede mo i-explain. Okay. So nabanggit natin kanina, yung kung aswelo mo ay let's say 12,000 at nagserbisyo ka ng 6 months sa kumpanya, i-divide mo lang yung 12,000 sa 12 months, lalabas yan, meron kang entitled ka ng 13 month pay ng 1,000 kada buwan. Kung ikaw nagserbisyo ng 6 months, you are entitled to 6,000 as 13 month pay for that you services you have rendered for a period of 6 months, no? Pero yung pangalawang katanungan niya, panyero, kung kasama ba? Kasama ba, panyero, computation ng mga yung allowance, etc. Ano ba ang take mo diyan, panyero? Ako, as far as I know, ha, hindi. Yes. Basic lang. Sa basic pay lang. Yung computation ng 13 month pay. Tama 'yon. Ang ano hindi natin, kasama allowance doon. Ang computation 13 month pay siyempre sa basic pay lang natin. So kung ano man yung binibigay si allowance, yung food allowance, clothing allowance, transportation allowance and so on and so forth, hindi na po siya kasama doon sa computation ng ating 13 month pay. Kasi makikita niyo naman ano ba ang basic pay mo doon, kung ano yung dinideklara ng kumpanya doon sa BIR na sweldo mo, yun ang basic mo. Diba? Ayan, sino-sino ang nararapat na tumanggap ng 13 month pay? Ayan, oh, so sagutin ko na, panyero. Sige. Actually, magandang katanungan yan. Ang tanong, idudugtong na rin natin, panyero, sa tanong na yan, kung sino-sino ang mga may karapat tumanggap ng 13 month pay, ito ipapasok natin dyan. Kasama bang mayroon bang karapatan tumanggap ng 13 month pay ang mga contractual, project employees, ang mga probationary employees, no, bukod sa regular na empleyado? Ang kasagutan po dyan ay oo. Wala hong nailagay na specific na mga kaanumang employment na status ang 13 month pay na batas. Tahimik po dyan. Kaya entitled po lahat dyan. Yes. Entitled lahat. So kung kahit na ikaw ay contractual lang po at hindi, ikaw naman ay wala pang 6 months sa kumpanya dahil probationary ka pa, you are also entitled to the so-called 13 month pay. Yes. No? There is no distinction as to whether you are a regular employee or just simply a project employee, contractual employee, or any other seasoned employee or any other kind of employment for that matter. Okay, yung isang katanungan dyan, kailan ba dapat ibigay ang 13 month pay? Pwede ba itong staggered payment sa mga empleyado? Yes. Okay. Usually binibigay ang 13 month pay, and na ayon sa batas pwedeng i-divide by 2 yan.
Okay? Yung panguna is sa June. Every June. Kalahatiin naman. Bago magpasukan yung mga kabataan. Ayun. Nasa labor code yan, actually. Oo. As well as yung, eto, bago magpasko. Oo. So, kung 24, until 24, pwede. Yes, oo. Pero, siyempre, since sinabi mo 13-month pay yan, eh, baka naman January, wala ka pa natatanggap. Hindi na yan 13-month pay. Oo, kasi nagsisimula na ang taon natin. So, dapat nang ibigay na sa'yo yan. So, meron namang, ano, meron namang leeway, ano, meron namang onting binigyan ng opportunity ang employer ito, para maayos. Ito maganda, may mga tanong din ito. Kayang-kaya mo sagutin ito. Sige, may lang. Mga kumpanya po ba na hindi saklaw ng mata sa pagbibigay ng 13-month pay? Magandang katanungan yan. Actually, wala namang nakasaad. Ano? Basta importante, ang kumpanya ay, basta ikaw ay isang kumpanya at may mga empleyado ka, unang-una, kasama ka dyan, no? And in fact, if I'm not mistaken, pati government employees. Yes, oo. Kasama ang mga gobyerno nga, may 13, mga government 14. Employees, yung sakop sila ng GSIS, no? Ng Civil Service Commission. Ano lang, sila ay entitled sa 13-month pay din. Even also those sa balibalita ako lang, ewan ko lang kung confirm, ano? Sa judiciary daw, meron nga 13, 14, 15, 16. Meron parang ganon. Siyempre, napakaganda ng mga pribilehiyo ng ating mga maestrado, mga huwes, ano? Oo, kompleto. Kompleto yan. Meron. Yung iba, 13, 14, 10, meron. Ito pa matanong, oh. Taxable ba ang 13-month pay? Yan. Yan ang maganda katanungan. Hindi siya taxable, siyempre. Hindi siya taxable kasi ano yan eh, nakasaad sa batas yan. Hindi siya taxable. So, dapat buon niyo makuha yan. And in fact, pagka ikaw ay minimum wage income earner ka, hindi ka taxable yes, din. May bago tayong batas yan, no, na hindi ka na itatax ng gobyerno. May certain threshold yan, no? Minimum. At para naman ma-enjoy mo ang iyong sweldo, so, hindi ka naman nakakaltasan ng malaking tax, no? So ang tanong natin sa mga nanonood natin, nakatanggap na ba kayo ng 13-month pay? Yan. Ito ang tanong number 6. Ako po, teka, nawala. Ako po. Mahabal po ba ang aking 13-month pay? Yes. Oo, kung nag-servisyo ka sa isang kumpanya. Ito, let's say ngayon, di ba? Let's say nagtrabaho ka January to October. December nga ngayon, October nag-resign ka. Tama. Entitled ka ba sa 13-month pay? Yes. Yung 10 months na napasok mo, prorated po yan. Dapat. Pero dapat yan, nung nag-resign ka, kasama na sa ano mo yan, yung pag-resign mo, yung mga natanggap mo, kasama na yan. Kasi meron tayo, may iba tayong usapan na, meron tayong tinatawag na yung pag-claim ng mga previous ano mo sa labor na pag nagdemanda ka. Meron kang, pwede kang magdemanda, mag-back wages ka ng at least, if I'm not mistaken, parang 4 years nasa labor code. So, yun, yung pagka gusto mong kunin yung sweldo mo, yung mga ibang claims mo sa labor, 4 years lang, 4 years back from the time na nagdemanda ka. Pero dito sa 13-month pay, kahit na ilang taon na yan na lumipas, at iba naman kasi ang 13-month pay, ihiwalay siya sa labor code. So, kahit lumipas na yan na isa, dalawang taon, di mo na-claim, pwede mo pa rin puntahan ng employer mo at singilin ito. At pagka hindi naman siya binigay, aba, siyempre, meron ka na ma-action na pwedeng i-file sa kanya. Punta ka sa labor, no? At hingin mo itong 13-month pay mo. So, kung ang katanungan, hindi binigay sa iyo ang 13-month pay, saan ka pwede magreklamo? Yan. Okay, so pwede ka pumunta sa Labor. NLRC. NLRC. Doon sa NLRC pupunta ka, kung dito sa Metro Manila, diyan sa may Banawe. Pero pagka ikaw na may government employee, punta ka sa ano, sa Civil Service Commission. And of course, ay wala pa ako narinig na isang ahensya ng gobyerno na hindi nagbigay ng 13-month pay. General appropriation. Meron tayo talagang tinatawag na presumption sa batas na yung government itself is always ano, solvent siya. So, palagi siyang may pera. So, ang pagreklamo ng 13-month pay, pupunta po kayo doon sa NLRC, National Labor Relations Commission. Yes. Kung dito nga sa Metro Manila, nandiyan po yan sa Banawe. Banawe, oh. Okay, dyan sa Banawe, pagpunta nyo doon, pupunta kayo doon, and then kukuha kayo ng form, pipilapan nyo yan. So, yes. Ano yung mga reklamo mo? Fill in the blanks. Chichikan mo ngayon yung non-payment ng 13-month pay. Ayan. So, doon po kayo magre-reklamo. At ipatatawag po yung inyong employer
at doon pag-aharapin kayo. Okay? Tama, ayun. So, yun ang mga kailangan nyo gawin kung hindi kayo nabibigyan ng 13-month pay. Tama, tama. So, ano daw ba ang pagkakaiba ng 13-month at back pay? Okay. So, kasi ang 13-month pay, binibigyan ng ano to, panyero, ng batas. Ano? Meron tayong specific na batas dito na specific ito. So, whether may utang pa sa iyo ang kumpanya, may utang ang kumpanya sa iyo dahil hindi ka nasa swelduhan, huwag kayo hiwalay po yun. Ang back pay naman, pag yung tipong ilang buwan ka nang hindi nasa swelduhan, ano, maaari mo singilin yun. Or pagka nag-file ka ng case. Actually, meron ba sa labor code yung back pay? Well, ang usually ang back pay, ano yan eh. Yan alam yung, ko, wala eh. Na yan tinatawag pagka nag-file ka ng case sa labor. At, back wages. Back wages. So, maaaring back wages. Na, kaya nga nagiging back pay, ibig sabihin, hindi ka nabayaran. So, kunwari, 13-month pay, you are supposed to receive a 13-month pay nung nag-resign ka nung October. Dahil January to October, nag-servisyo ka. December na ngayon, di ba? Nung October, after your resignation, na-clear lahat yung status mo, dapat yun yung tinatawag na maka-receive ka ng 13-month pay. Pag hindi ka naka-receive, kung ngayon, tawag na ng back pay na. Yes. Back pay na eh. Diba? Back pay na siya. Back pay na tawag doon. Actually, tama si Panyero. More on na back wages eh. So, back pay na yun. Back pay. Although siguro parang... Pag hindi binayaran, nagiging back pay. Pero kung binayaran ka, legit yun na 13-month pay. Or kung ano man, unpaid salaries. Diba? Kaya naman nagiging back pay, nagkaroon ng unpaid salaries. Tama, tama. Oo. Ayan. Maaari bang i-convert sa ibang bagay ang 13-month pay halip na pera? Hindi po pwede yun. Kunyari, dahil yung kumpanya mo nagmamay-ari ng pagawaan, let's say, ng mga sardinas. Okay? Sardinas! Okay. So, sardinas. So, dahil, parang ano na lang. Dahil ayaw magbigay ng 13-month pay ang inyong employer, sardinas, pinalitan ng sardinas yung 13-month pay. Pwede ba yun? Panyero, malaki-laki yun. Eh di, makilang ilasako yun. Ilang karton ng sardinas yun. Hindi pwede yun. Pa yan. Ito, masakit yan, panyero. Pag binigyan ka sardinas, siyempre itataxi mo yan. I-jeep mo. Hindi pwede yun. O di, gagastos ka pa sa taxi. So, hindi pwede yun. So, meron nagtanong sa akin yun dati. Attorney, pwede bang gawin yung 13-month pay ko, pinalitan nila ng bigas? Di ba kasi, let's say, I was supposed to receive 15,000. Ang ginawa, 13,000 lang, tapos sa kaisang sakong bigas. Pwede ba yon? Hindi po. Illegal hindi po yun. Hindi po pwede yun. No? Kasi pag sinabi mo 13-month pay, wala tayo pinag-uusap, di pera lang. No? Pera lang. Ngayon, pwede nireklamo sa labor yon. Ngayon, kung binigyan ka ng bigas, at binigay siya 13,000 lang, at may naiyong pang 2,000, tanggapin mo yung bigas, iuwi mo. And nasingilin mo yung 2,000 natitira. Yes, Iko-consider na lang yung bigas na parang... Bonus na lang siya. Binigay eh. Siyempre, grasya po yan. So, pero hindi po pwedeng palitan ng ibang bagay. Yung 13-month pay. Hmm. Okay? So, yun yung mga katanungan di sa atin. Alam mo, Panyero, ano? Eh. Sa totoo lang, ako, matagal na tayo nag-practice. Hindi, ikaw, may bonus ka na. 13-month pay ka na. Sa malaking kumpanya to si Panyero. Hindi eh. Naman, tama lang. Meron. 13-month o bonus? Meron na rin. Ayaw. Meron naman, meron naman. May bonus din. Meron naman. Na nagbibigay ng bonus. Uh-oh. Other than 13 parang month. Parang kantaya ka mga ibigay ang Christmas bonus. Other than 13-month pay. Secret! Baka hindi alam ni yan ito. Ni Mare. Ah, hindi. Alam naman ni Mama Maluya. Ano pa, Panyero? Ano alam mo? Totoo lang. Matagal na tayo sa practice eh. Pero alam mo, minsan nakaka-encounter ka na may mga kumpanya hindi pa rin nagbibigay talaga ng 13-month pay. Marami pa rin. At in fact, nakakaawa yung ibang mga may mga kasong ganun noong araw lumalapit sa akin. Talagang paiyakan sila. Maliit na halaga lang. Magkano sila sweldo? Wala pa 10,000. Hindi pa nabibigay 13-month pay. Alam mo, siyempre, nananawagan tayo sa mga ibang kumpanya dyan. Maliit man o malaki. Dapat naman po ibigay natin yung nararapat sa ating mga empleyado. No? Dahil unang-una, nagservisyo po yan ng isang taon sa atin. At yan 10-month pay na ho yan. Totoo lang. Napakaliit ho niya kumpara sa ibinigay sa inyo at well, tumita yung kumpanya na malaki. Banggitin ko lang ha, kasi baka hindi pa nasasabi, di ba? Hindi pa nababanggit. Kasambahay ha, kasama rin sa 13-month pay yan. Yes! Ha? So, entitled lahat kayong mga kasambahay good dyan. Good point, good entitled point. Entitled din kayo sa 13-month pay. Good point, tama. Kasama yan ha, 13-month pay. Driver, hardinero, lahat. Lahat. Wala tayong pinipili. No?
kasama kayo dyan sa 13-month pay. Mm. Dapat may 13-month pay kayo. Tama. So, yun. Kailangan natin talagang sa mga employees natin dyan na hindi pa nabibigyan, wag ko kayong mag-utubili at isingilin nyo po, i-demand nyo sa inyo mga boss no, na maibigay sa inyo to. Dahil unang-una, ito'y batas eh. And in fact, parang may penal provision pa itong batas na to. So, maaari ding... Parang wala naman. Yun lang. Hindi natin na-check. Parang wala. Anyway. So, kailangan ho. Wala namang penal. Wala namang penal. Oh, wala namang penal siya. Ang ano, yung SSS meron. SSS, oo. Oh, yeah, no. Meron. Non-payment tong SSS meron. Oo, mahigpit ang SSS. Pero yun, alam mo, pagkakaiba nga, pag ikaw ay na-assess ka ng tax ng BIR, ang tax pwede mo i-negotiate eh. No? Pero pag ikaw ay na-assess ka ng SSS ng delinquent contributions, ito ang masabi namin, wala ho tayo rito ang tinatawag na negotiation. No? Hindi niyo pwedeng i-negotiate sa SSS yan. Pag sinabi ng SSS na ganito ang halaga na ibibigay nyo, at hindi nyo na-contribute na ilang taon, ilang buwan, ibibigay nyo. Pwede nyo i-justify, of course, na yung ilang isang empleyado nyo, hindi na pala empleyado, in-assess nila. Kaya importante, Panyero, pag may mga empleyado ka nag-resign, dapat i-report mo agad sa SSS. Oo, kundi ikaw pa rin. Yes, kasi i-assess pa rin yun. Ngayon, siyempre, hindi mo na-report, tapos nangyari, after 6 months, nag-assess kayo ng SSS ng mga empleyado mong nag-resign na 10. In-assess ka ngayon. So, ang mangyayari, later on ka na lang magre-report sa kanila na nag-resign na pala. Yun ang problema mo. Pag hindi sila naniwala nag-resign na yon, i-assess ka pa rin nila. So may kaso ka ngayon sa SSS. Okay, may magandang katanungan dito. Sige, Panyero. Okay. Maaari mo bang questionin ng isang empleyado ang binigay na bonus? Kung feeling niya masigit pa dapat ang kanyang matatanggap batay pa rin sa kanyang work performance. Maganda naman yung tanungan. Pero wala, bonus nga po di ba? Ang bonus kasi wala pong nakasaad sa ating labor code na mag-provide ng bonus. Okay? Mm. So, yung pagbibigay ng bonus, katulad ng sinabi ni Panyero, gratuity. Ano yung ibig sabihin ng Tagalog niya? Gratuity, kumbaga kusang loob to, no? Voluntaryo. Voluntaryo. No? Dahil sa mabait dahil na, sa kabaitan mo. Mabait na pag malaking puso ng inyong employer. So, kung ang feeling mo, magaling ka at hindi ka nabibigyan ng bonus, maghanap ka na lang ng ibang trabaho na baka pwede ka. Diba? Magaling kasi, ka mag-perform. Alam nyo, hindi po naray pwede tayong mag-claim ng more than what is provided for by law. Diba? Kung ano yung makasaad sa batas at binibigyan pansin naman ng employer mo, wala kang karapatan. Baka sabihin mo, dapat mas malaki na sahod mo. Hindi na pwede. Pero iba ito dun sa sinasabi natin kanina may CBA agreement. Ha? Yung sa CBA naman, nakafix sa CBA yon. Pero kasi ang tanong niya kasi, yung bang feeling niya yung service niya ibinigay, napakaganda. So parang feeling niya yung binigay na bonus ay maliit, no? So wala ho talagang karapatan kayo mag-demand. So yung ibibigay sa inyo voluntary lang po 'yun. Talagang gratuity kung baka galing sa puso ng employer niya. So para namang magugulat naman ang inyong employer bigla mong isigihin, "Boss, maganda naman pinakita kong serbisyo, but ito lang binigay yung bonus." Baka naman malaglag sa upuan yung boss mo niyan. Hindi. Okay, may parang may bagong tanong tayo rito. Yes, yan. Sino po ang maaaring mag-claim ng 13-month pay kung hindi pwedeng yung empleyado na kunin ito? May dapat bang ipakitang dokumento? Well, ganito yan, ano? Mm. Kung ang 13-month pay ka, entitled ka, definitely yung employee, yung nagtatrabaho, kukunin mo yung 13-month pay mo. Well, nangyayari naman lang ito pagka kung sakali nga, January to October, nagtrabaho ka and you are entitled to 13-month pay, hindi na ibigay. Okay, ninegotiate mo para makuha and then hindi mo makuha dahil let's say nag-abroad ka na. Tama. Okay? Pwede bang yung kapatid mo, asawa mo ang kumuha ng 13-month pay mo? Pwede, basta bigyan mo ng authority, 'di ba? At importante kasi diyan may ibibigay. Yes, basta may ibibigay at ibibigay na lang sa iyo. Kung wala ka, pwede pong magbigay na lang ng authority, 'di ba? Special power of attorney, authorizing your wife, your sister, your brother to get your 13-month pay. Ito, Panyero, mayroon akong hypothetical na tanong sa iyo. Ano? Sa atin dalawa, no? Pwede natin sagutin sa atin dalawa. Hypothetical lang. So, isang empleyado, meron siyang pamilya. So, yung title is 13-month pay. Pero, yung pamilyang original niya, hindi niya nakasama. So, ang kasama niya ngayon, may pangalawa siyang pamilya, yun ang kasama niya.
Tapos nag-abroad siya. So, kukunin niya ngayon 13-month pay niya sa dati yung employer. Binigyan niya ngayon ng SPA yung kanyang pangalawang kasama na hindi sila kasal. Eh, ang tanong, entitled bang kayang kunin yun o yung doon sa asawa na hiwalay na? Hindi, yan. Eh, kung sino binigyan ng authority? Oh, yun. Ah, diba? Oh. Eh, ano naman ang... Well, kung alam ng kumpanya na hindi naman yan, dapat hindi talaga ibigay yan. Oh. Dapat doon sa totoong asawa. Sa akin, tama yung sabi ni Panyero, no? Kung talaga nga namang... yung authority eh binigay dun sa pangalawang asawa, hindi naman sila kasal. Eh ang problema, magbabalanse yung employer. Diyan kasi unang-una syempre, pag binigay mo dun, siya may kinabang. Pero under the law kasi, dapat makinabang dun yung pamilya nung empleyado, which is yung unang pamilya na although hindi niya nakasama, no. So ayan, isa rin mga masalimuot na sitwasyon, ano. Kaya pwede rin dapat i-address ng mga kumpanya yung mga ganyang sitwasyon, ano. May bagong tanong nga tatay. Kung sakaling biglang namatay po ang empleyado bago yan. Magpasko, may makukuha po ba siyang 13 months sa buwan na pumasok pa siya sa kumpanya? Well, yun na yes. Nga po. Meron nga po ang 13-month pay niya. Diba? Entitled siya. Basta nga sabi ko nga, makapasok lang ng isang buwan sa isang taon eh. Entitled na eh. Prorated po yan ha. Kasi baka iniisip nyo, yung kabuuang 13-month pay eh, makukuha mo. Hindi, prorated po yan. Mm-hmm. Tama po yun. Kahit naman lumisa na siya na wala na empleyado na matay na, may title pa naman po yan. So, dapat ibibigay pa rin ng ano yun. Ibabibigay pa rin ng employer doon sa mga naiwan, no? Sa misis, sa mga anak. No? Kung nabubuhay pa ang misis, siyempre doon sa misis na pupunta yun. No? Entitled pa siya rin, siyempre. Yun kasi namatay. So, definitely, rule on succession will ano. Yes. So, diba? so talagang yun, hindi pa pwedeng iba-iba lang yung kukuha doon. Tama. Oh. Yung lihiti mong pamilya lang, siyempre. Co-owners kayo yung nanay doon, tsaka yung mga anak doon sa 13-month pay, no? Ito, pwede po bang mag-claim ang mga partners lamang? Hindi kasal. Hindi kasal. Okay, teka, tapos na ba? Ayan, dot. Okay. Hindi kasi, ito, sagutin ko lang yan, Panyero, ano? Sige. Ang 13-month pay talaga, binibigay talaga yan sa mga empleyado lang. Mm-hmm. Ah, di ba? Sa empleyado, pumapasok ko pa, nagtatrabaho ko pa dyan, definitely sa'yo lang ibibigay yan. Mm-hmm. Okay. Ang nangyayari lang naman dito sa mga ganitong sitwasyon na hindi na ibibigay at ibibigay kung kanino man, eh pag wala na. Pag lumisa na kasi services rendered kasi, na siya. And besides, alam mo kahit nga sabi mo nag-resign ka eh, trabaho ka for 10 months, di ba? Nag-resign ka, definitely upon resignation mo, magkukuha ka ng mga clearance yan. Tama. Bibigyan ka ng mga back pay mo. Yun natin yung back pay, di ba? Kasi you're entitled to 13-month pay, prorated, kasi 10 months. So, dapat yan, bibigay na rin sa'yo yan. Ngayon, kung hindi na ibibigay, okay, ipapaklaim mo. Yung tanong, pwede bang maklaim ng partners lamang na hindi kasal? Pag walang authority, di ba? Giving your partner the authority to receive your 13-month pay, pag wala pong authority, hindi po ibibigay yan. Dapat kaya, kasi kung, sa empleyado lang. Yung sinabi niya kanina, namatay, tapos yung partner na mag-claim, siyempre kung may iniwang SPA man yung partner, namatay na, wala nang silbi. Ito magandang tanong. Wala nang silbi yung, ano, yung SPA. So wala nang claim. Sige, Panyero. Okay. Paano po kung biglang nag-declare ng bankruptcy ang employer? Makukuha mo ba 13-month pay? Ayan, Panyero, maganda talaw. Alam niya, ganito yan. Alam nyo, ang bankruptcy, hindi ho pwedeng mag-declare ng bankruptcy ang kumpanya na sila lang. Meron tayong tinatawag na voluntary, petition for voluntary insolvency. Okay? So, pag sinabi ng boss mo, boss, 13-month pay ko, hindi ba nakita yung notice ko yun na bankarote na tayo? Sagot to lang sa boss mo, boss, kahit sabihin nyo bankarote na kayo, kailangan nyo pa rin pumunta sa hukuman, padiklar ng bankarote kayo. 13-month pay ko, hingin nyo. Tandaan nyo, meron tayong tinatawag na petition for voluntary insolvency. So, kailangan po rin, merong court order declaring their company as bankrupt. Maganda yung tanong mo. Insolvent. Masino nagtanong niya, maganda. Without any court order declaring your company as bankrupt or insolvent, hindi sila bankarote. Hindi sabihin na bankrupt ka. So, hindi pwede yung verbal lang. Hindi tayo kumita, bankrupt tayo. Wala kang 13-month pay. Illegal po. Pero, Panyero, pag dineklara ng bankarote yung kumpanya ng korte, ang claim mo ay prorata sa naiwang asset ng kumpanya. So, kunyari, ang asset ng kumpanya na kinumpit ng hukuman, ang asset niya 5 million na lang, eh, ang claim mo ngayon ay pagpalagay mong 100,000, hindi naman makukuha mo yung saktong 100,000 doon sa
5 million kasi marami pang mga creditors yan eh. Ah, prorata po yan, prorata. So, sa declaration ng insolvency sa court, okay. Mm. Inuuna kasi parang may rule on succession din yan eh. Yes, oo. Oh, ang alam ko, inuuna dyan, labor. Yes. So, you need, yung company, isa-satisfy muna yung mga claims ng mga laborers. Di ba? Uunahin yan kasi services rendered yan eh. Tama. So, uunahin yan. So, doon ka na magki-claim niyan sa korte na. Pero Panyero, may ano ha, may isang catch yung petition for voluntary insolvency. Well, applicable lang talaga siya, maraming mga ruling Supreme Court yan. Pag wala pang kaso yung kumpanya. Pag isang kaliwat ka na ng kaso niya, biglang nag-file ng petition after nung nag-bad faith na ho yung kumpanya kasi tatakasan niya na ho yung mga kaso niyang nag-claim sa kanya ng mga creditors. Definitely, the petition for insolvency will be denied. Yes. At hindi lang po, maganda itong bankruptcy nito, sorry. Panyero, pati tayong individual na mamamayan, pwede tayong mag-file ng petition for voluntary insolvency. Kunyari, meron akong asset na 10 million. Kaso ang problema, meron akong pangutang, no? Yung mga utang sa banko, inabot ng 15 million. Pero nasasagot ko yun kasi meron naman ako sweldo, may negosyo ako, or may employment ako na maganda. Ang problema, natanggal lang, nag-close ka ng kumpanya, tapos tanggal ka sa kumpanya. So hindi mo na ngayon masalo yung utang mo, obligasyon mo na 15 million, dahil ang pera mo na lang ay 5 million na lang. So mag-file ka ngayon ng petition sa korte, petition for voluntary insolvency as an individual person. Para lang, mangyari, sabihin, yung sinasabi ni Panyero, hindi lang company ang nagpa-file ng petition for insolvency. Kahit na tayong individual. Individual pwede. Para ang gagawin ng korte, i-notify lahat ng creditors, no? Lahat ng all known creditors. And then kung ano na iyong mang pera, 5 million at ang utang mo ay 15 million at pagdating sa dulo ng proceedings, napatunayan talaga ang good faith ka, talaga na insolvent ka. Ili-liquidate ngayon yung assets mo na 5 million at ibabayad ng prorata doon sa 15 million na pagkakautang mo sa kung sino-sino mga creditors mo, individual, kumpanya, banko, and so on and so forth. Yun. Yun ang mangyayari dyan, no? So, yun ha. Yun, nasagot na natin yung sa bankruptcy ng employer. Okay, so magandang topic natin, di ba? Oo naman, oo. So, maraming makaka-relate dyan. Ako, maraming, wala kasi akong ano eh, bonus eh. Palagi ka naman may bonus araw-araw eh, di ba? Yun lang. Wala akong bonus kasi hindi po ako employed. Self-employed ako eh. Ayan, tayo rin naman, di ba? May office tayo sa Caloocan. Self-employed din tayo. So, yun. So, yun yung mga karapatan ninyo ha, bilang para makuha nyo yung inyong 13-month pay. So, usually naman talaga, alam nyo, binibigay ang 13-month pay before Christmas eh. Well, ako, sa experience... Yung mga ordinaryong tao ha. Actually, ibang kumpanya, ginagawa nila sa 13-month pay para hindi na mabigat. Kaya yung diniscuss mo kanina, yung tama ka, yung sa kalagitnaan ng taon, ibibigay na yung kalahati. Pukos sweldo mo yung 15,000, ibibigay na siya 7,500, no? Tapos, yung kalahati na 7,500, ibibigay sa'yo sa bago magpasko. Oo. Kaya... Hayahay, tuwing Pasko, dahil nga ma-13-month pay. Parang additional, ano yan eh? Oo. Additional... Actually, sa totoo lang, Panyero, ang 13-month pay naman, nakakatulong siya, malaking bagay yan. Pero kung isusuma mo yung everyday na gastusin, kumbaga kulang pa rin talaga eh. Oo, alam mo yun. Alam mo, kung tutuusin nga, kung sa mga nakikinig natin congressman, eh siguro, pwede na siguro sila mag-file ng batas, no? 14-month pay. Hindi, parang meron eh. Alam ko, may nagsampa ng ano niyan, proposed bill. Although, eh, ang problema diyan kasi... Alam mo, magre-reklamo naman lang yes, yung employer. Yes, ano, pag ginawa 14-month pay, 15-month pay, siyempre, yung mga ating mga negosyante, medyo aangal dyan. Panyero, actually, to be honest, which is sad reality. Reality naman talaga yun. Mm. Kung titignan mo ang labor code, marami naman talaga na hindi... Nasusunod. Dahil nga sa, siyempre, sa hirap ng buhay dito sa atin sa Pilipinas, na trabaho nga, mahirap eh. So, kung kahit nga minimum wage eh, hindi nga nasusunod eh. So, paano pa masusunod yung other benefits? Alam mo, Panyero, ito ah. Sige, napag-uusapan natin mga benepisyo, no, yung sa labor standards to. Panyero, siguro pag-usapan natin onti yung tinatawag na service incentive leave, yung 5 days. Ayan, maganda. Alam mo, sa totoo lang... 5% sa mga...
Sige, sige. Service incentive leave pay. Ah, okay. 5 days, di ba? So, alam mo, hindi. Maganda rin service charge eh. Service, akin, oh. Service, iba naman yan. Natatawa si Idol. Oh. Service charge. Yung service incentive leave pay, no? 5 days yan, panyero, di ba? So, meaning... A year. A year, oh. So, meron ka entitled ka sa leave ng 5 days sa isang taon. Pero ito ang tanong, paano kung di ka naman nag-leave ng ano ng actually bago tayo tumuwi diyan. Pag ikaw ay nag-leave ng 5 days even you're not working, even you're not working, you will be paid. Pero pag hindi mo pag di mo ginamit, pag di mo ginamit 'yan, pwede mo i-convert ng cash. Yun. So 5 days 'yon. Kung so, isang libo sahod mo sa isang araw, 5,000 'yon. Tama. So, matatanggap mo ngayon 'yon. Kaya may mga, lalo na yung mga maliliit na kumpanya, panyero, minsan di nasusunod dyan eh. Pero mayroon pa iba sinasabi eh, nagkiklaim sila, sick leave, vacation leave, wala naman. Hindi, nung nabanggit mo kanina yung service incentive leave, no? Okay, naparinig ko yung service charge. Hindi, kasi marami nagtatanong eh, okay? Maganda tong tanong na to, kahit sila, sagutin nyo ha, oo, galong kayo o hindi, okay? Ang service charge na nakikita natin sa mga restaurant. Ah, yes! Dining. Maganda yan, o. Kanino mapupunta yung service charge? Okay. As provided for by law. Ito, kunyari, panyero. Sige, di kumain tayo. Kumain tayong dalawa. Kasi di ba usually, kakain tayo ng steak. Kita natin, 1-5. Dalawa lang tayong dalawa. Papatuloy ko muna. 1-5 tayong dalawa. Tag-isa tayo, steak. 1-5. So, dapat 3,000 lang babayaran natin, di ba? Pagdating ng bill... Nakita natin. Bakit 3,300 to? Alam niyo, pag kami kumakain ni Panyero sa restaurant, pag ako nagbigay ako ng tip ng 500, nasabihin niya, pare, liit siya. Bibigay mo 3,000. Kaya ito si Panyero, pag tukasama mo, sa tip pa lang sa restaurant, pag nag-CR yan, kunin mo yung 1,000 ron, di ba? So, hindi, barabiro lang tayo. So, yun nga, yung service charge na naka-charge doon sa yon sa resibo, sa bill mo, okay? Kanino ba dapat mapupunta yan? Panyero, sige. Okay. Ayan, oo. Oh. Di ba? Oo. Ikaw, panyero. Siyempre sa mga empleyado yan. I-divide yan. Okay, ganito yan. Okay. Sa loob na isang buwan. I-clear ba natin, ha? Sige, yung service charge na na-claim doon sa bill, tama si Panyero, dapat sa empleyado mapupunta yan. Hahatiin ngayon yan. Sige, ikaw na magsabi ng paano hatiin yan. Aba, siyempre, kung ilan na empleyado, hatiin yan. So, meron yung tip box, di ba? Pag nagbigay sa inyo, pero pag inabot siya... ibang tip sa service charge. Yes, okay? Tama. Oh. Ang service charge kasi, nandoon yan sa bill mo eh. Okay? Yes, iba yung tip. Tip definitely goes to sa mga empleyado. Okay? Saka pwedeng hatiin nyo sa araw. Pero yung service charge, kasi marami nagtatanong sa akin eh. Attorney, bakit yung service charge namin umabot sa ganito? Empleyado siya, restaurant. Ang sabi daw doon sa company eh, 50% daw sa company, 50% lang daw sa kanila. Tama ba yun? Yun ang hindi obra. Kailangan talaga sa empleyado yan. Yes. Kaya minsan pag kumain kayo sa restaurant, magugulat kayo. Kunyari, bumili ka ng isang magandang masarap na ulam, eh, 500 pesos. Kanin mo, etc., etc. Inabot ka ng 1-5, ano? Sa yung computation mo sa menu. Pagbigay sa'yo ng resibo, lumabas, bakit naging 2,000 to? Dahil merong service charge. So pag may service charge, well, pwede ka ba rin mag-tip, pero yun na yung tip mo eh. Pero pag nakita mo sa resibo mo, ang in-order mo, 1-5, tapos wala namang service charge, tapos 1-5 pa rin, no? Mabigay ka ng tip. Mabigay ka ng tip kasi walang tip sila nang tatanggap eh. No? So, ikinakarga ng kumpanya yung service charge doon sa resibo natin. Kaya huwag kayo minsan magtaka, bumili ka lang ng tatlong tuhog ng, ano to, ng barbecue. Magkano lang akala mo, tapos pagbigay sa resibo, wala kang pambayad. Service kasi charge. Baka naman may service charge yan. Hindi, kasi katulad tayo, pare, kunwari, nung kabataan natin, di ba? Gusto natin magpa-impress sa nililigawan natin, let's say dati. di ba? Inaya natin sa fine dining, may dalawa kang 1,000. di ba? Fine dining, kain. So, expected mo, kung ano yung... panyari, hindi ka pa abogado, hindi ka pa kumikita, di ba? So, tinignan mo yung menu. Umaasa ka lang sa allowance so, ni Father. In order ng girlfriend mo, let's say, 450.
Ikaw in order mo 475. So you're expecting pasok yung 1,000 yes, budget mo, no? Magbigay sa iyo. Magbigay sa iyo lang pas 1,000. Dahil nga may service charge, patay ka na. So yun nga. Yung service charge po, napupunta po yan sa mga empleyado. Hati-hati. Kaya, yung manager nyo, kasama ba sa service charge? Sa hatian? Hindi sila kasama. Hindi. Managerial employees, managerial hindi yan, po no? Kasali sa hatian doon sa service charge. So. Kaya yung lesson doon sa kwento ni Panyero, pag ikaw magde-date, dapat titignan mo yung restaurant sa madadalahin. Oh, ano? Baka mamaya kulang dala mong pera. May service charge diba? Ba sa bagay, yung niligaw mo, pwede mo na mautangan eh, di ba? Oh, di ba? Utangan mo siya, yan, yun. So, yun nga, yun. Para mabusted ka, utangan mo. Hindi kasi may nagtanong talaga sa akin yan eh. Attorney, fine restaurant din sila. Mga waiter yata sila o mga nasa kitchen. Yes, oh. Attorney, bakit ganun? Yung malaki kasi yung service charge na nakiklaim namin dyan. Kaya lang, ang problema, 50% lang binibigay sa amin. So, illegal po yun. No. Dapat po, ang service charge will be equally divided to all employees except managerial employees. So, sino yung managerial employees? Yung manager nyo, hindi kasali dun sa... tsaka siyempre, pag binigay sa inyo yung service charge at ito yung halaga, i-double check yun dun sa mga resibo ng isang buwan. Baka naman mamaya, hindi sa inyo binigay lahat. Ngayon, na tanong din. Itago yung iba. Ang tanong din, kailan ba dapat binibigay ang service charge? Yeah. Siyempre, kailan ba, Panyero? Well, parang sahod din. Pwedeng 15 na, 7:15 and 30. Oh. Tama. Oh. Pwede yun naman. Din. Parang sahod din. So, pwede. Mayroong iba, monthly. Di ba? So, ganun nangyayari doon sa service charge. So, yung tip iba po yun. Kasi yung tip, voluntaryo, bigay mo yun eh. Okay? Sa tip box. Sa tip box. Kanino mapupunta ang tip? Wala nang hati dapat ang employer nyo ron. Dapat sa inyo-inyo lang din yun. Na, ganito yan. Pag yung tip inabot sa kamay mo, siyempre sa'yo naman yun yung pera. Hindi. Merong iba naman kasi. Pero siyempre, hindi, iba merong tip central. Box eh. May tip box. Centralized. Pero sa iba kasi, pag inabot naman yung tip sa kanila, siyempre sinisimple na, binubulsa na ng waiter. Centralized. Pero pagka yung tip box mo na pag naka-centralized, dapat ano yun, dapat para sa lahat. Kasi din ngayon yun. Kasi marami kumakain sa labas. So, natanong sa akin about service charge. So, kayo rin, siyempre, baka magpa-impress kayo sa kung kanino, kumain kayo sa fine restaurant dyan, and then nakita nyo, may yung bill ninyo eh. Hindi lang naman, yung kinain ko lang, ganito ah. Bakit may additional service charge po yun? Siyempre, pag may nililigaw kasama mo, dapat, wag mo question naman yung waiter sa harap na nililigaw mo. Mahigit ang tiyani ka, di ba? Sabihin mo lang, excuse me, I'll go to the manager. Pari naman, iba naman ngayon eh. Unlike nung panahon natin eh. Panahon natin, walang cellphone. So, sino tatakbuhan mo? Ngayon, hindi. Pari, ano naman, transfer ka muna lang, Gcash. Na-estel na ka na, pare. I'll call my friend, ha? Just give me 1 minute. Tawag ka ngayon, pare Earl. Padala mo ko, Gcash, ito. Walang pera ko. Hindi, bumalik ka. Ano problema? Yeah, everything is okay. Just relax. What do you want? Waiter! pwede na ngayon, Gcash eh. No? So, wala namang problema rin. So, yun lang nga po. Yung service charge, it will be equally divided to all employees except managerial employees. So, yun yan. Napakalaking, ano yan. Yan ang mga tips natin sa mga... Well, yung nasa ano, yung sa mga restaurant industry. Ano? Malaking bagay yan. Ano? Malaking bagay sa mga yan. Hotel, restaurants, sa ano? Di ba? Lagi ka nagpupunta dati? Saan? Nagbibigay ka ba doon? Anyway, iba naman yata yung cover charge sa service charge. Hindi, wala akong alam doon. Okay. Siguro malapit na rin naman kami matapos ano, nagkatuwaan lang. Sa mga ano, yung cover charge sa mga inuman. Wala, nag-graduate na tayo diyan, 'di ba? Alam mo, yung mga ganyan, mga huli nagpunta ako diyan nung 35 pa ako noon ngayon. Ilan taon na ba ako? Diba? Cover charge, kanino na pupunta yung cover charge? Hindi ko po alam yun. Yung tanong no? Sir, kanino ba mapupunta yung cover charge? Wala sa batas yun, ha? Hindi ko po alam yun. Si Sir Alan, baka alam yun. Pupunta yung cover charge. Ay, Diyos ko. So, yan naman yung restaurant na...
kumikislap yung mga ilaw ata sinasabi mo. Ayun nga, kaya nga may... Iba na ba restaurant? Kaya nga yung tanong sa akin, kanino ba mapupunta yung cover charge? Doon tayo sa restaurant ng ilaw, nakapermanente, yung medyo dim light, diba? Hindi, pumasok lang kasi sa isipan ko eh, diba? Yung service charge, tinanong ako, attorney, kanino ba mapupunta yung service charge? Kaya nang tanong ko sa'yo, yung napapanood ko, nakikita ko kasi pag napapadaan ako ng Quezon Avenue, yung may cover charge. Kanino yung charge yun, yung cover charge? Kanino mapupunta ba yan sa empleyado ba yun? Hindi ko alam kung kanin. Cover charge. Ay, Diyos ko. Ah, di ba? Ang ganda nun, tanong na yun. Ano? Diba? Pero paano mo sasagutin yun? Kanino mapupunta yung cover charge? Hindi ko alam. Hindi nga pare, kung totoo may nagtanong, sa empleyado rin, di ba? Ikaw. Eh, bilang panyero. Ayun, oh. May nagsasabi doon sa nasanag. Ay, nag-entertain. Oh. Nag-entertain daw. Oh. Maaring doon nga punta yun. So, yun. Ang ganda-ganda ng topic natin. So, yun nga. Ayan, service charge. Tip. Alam tip sa ano talaga yan mapupunta. So, okay. So, paalam na tayo. Ikaw na muna. So, ako na muna. Sige. Well, ayun na po, no? So, ngayon po, every Wednesday, 12:30 na po kami, pro bono on air with Attorney Dong and Attorney Earl. So, ngayon po, yung first day namin, nandito kami, you know, kita naman yung picture namin. So, ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Sana po may natutunan kayo regarding po sa yung tinakil natin ngayon, yung 13-month pay, bonus, service charge, cover charge. So, yun, magandang hapon po sa inyo. Thank you po. I'm Attorney Earl Tan. Maraming salamat po sa mga nakinig at nanood sa atin na ngayon tanghaling ito, alas 12:30 hanggang ala 1:30 ng hapon po sa ating DCME 15:30 no, talapihitan. At sa susunod na linggo po, babalik po kami ulit at maraming salamat po sa inyo at sana po meron kayo natutunan ng mga legal, no? At sa susunod po ay kami po aasa ulit sa inyong mga katanungan at panonood at pakikinig. Maraming salamat po sa si Attorney Dong Tumura na magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you po.